minsan tinakpan. Mag-iawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng nasa'y tinakpan. Mag-iawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasala sa banal na misang ito ang lahat ng mga may sakit, lalong-lalong na yaong nakikiisa sa atin sa banal na misang ito. At sasama din natin sa banal na misang ito ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan sa kagandahang loob. Mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman,
ang kasalanay tulad ng bangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan pagtagumpayan mo ito. Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." "Napakabigat namang parusa ito," sabi ni Cain sa Panginoon. "Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakikita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon. "Parurusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel." At ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot. At ni ayaw na tanggapin yung aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo'y aking magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon.
Panginoon. At maiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ubog-ibig niyang masilosiya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit maghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibang ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mahirap makipag-usap sa mga taong sarado ang isip at bulag sa katotohanan dahil walang sinumang paliwanag o patunay ang maari nilang tanggapin at magpabago ng kanilang iniisip. Ganito ang ipinapakita sa atin ngayon ng ating pagbasa na ipinapakita sa atin ng mga Pariseo. Ganito ang saloobin ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo na ang mga ito ay lumapit sa Kanya upang makipagtalo at humingi ng tanda upang patunayan siya ay tunay na isinugo ng Diyos. Kahit hindi sila pinag-ukulan ng Panginoon ng panahon at isinintabi ang kanilang hinihinging tanda, maari din tayong maging katulad ng mga Pariseyong ito sa Ebanghelyo. Dahil may mga pagkakataong mistulang bulaga at nakapiring ang ating mata sa mga pananampalataya sapagkat hindi natin nakikita ang mga tanda ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay na nag-aanyaya upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Mga kapatid, magandang balikan natin at tanungin natin ang ating mga sarili. Ano kaya ang mga dahilan ng ating pagkabulag upang hindi natin makita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay? May tatlong dahilan ang ating pagkabulag. Unang-una ang ating kayabangan. Kapag nilamon na tayo ng kayabangan, ang ating pagkatao ay hindi na bukas upang baguhin ang ating sarili. Dahil ang tingin natin sa ating sarili, tayo ay mga perpektong tao at ang lahat ng ating ginagawa ay tama. Hirap tayong tanggapin at ayaw nating tanggapin ang ating mga pagkakamali. Ang taong mayabang ay bulag sa katotohanan at madalas hindi nakikita ang mga tanda at paanyaya ng Diyos na magbagong buhay at magbalik loob. Pangalawa, ang pagkamahumaling sa makamundong bagay. Kapag ang ating puso ay naakit na sa makamundong bagay, tulad ng kinang ng kayamanan o katanyagan, madalas hindi natin napapansin na ang tanda ng Diyos upang akayin sa tamang landas. Gayon din tayo, nalalasing na tayo sa kapangyarihan na tinatamasa natin sa buhay. Maaring baliwalain na natin ang paanyaya ng Diyos
upang higit na pahalagahan ang hangarin ng mga bagay na makalangit. Pangatlo, pagkamakasarili. Ang pagiging makasarili ay sobrang pagtuon ng pansin sa ating sariling kaligayahan. Kaya't nabubulag tayo sa mga bagay na nanagaganap sa ating kapaligiran. Katulad nito, yung palaging pagtingin sa salamin at pagkahumaling sa ating sariling anyo. Kaya't hindi na natin alintana ang mga bagay na nagaganap sa paligid. Kapag tayo ay makasarili, hindi na natin binibigyan ng pansin ang pagkilos ng Diyos sa ating kapaligiran. Kaya't walang anumang tugon ang dapat nating gawin sa kanyang pag-aanyaya tungo sa pagsisisi at pagtalikod sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na kapag bagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayong lahat.
Manalangin kay mga kapatid ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyurin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at inarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ang iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad. Nakiramay sa lahat. Magsilod ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan na inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipana, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, makapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagana. Kahit pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikana ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bagong mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos na ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat, manatili lamang muna sa inyong lugar o kinauupuan. At pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor na Itino Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa pagsaluhan. Ang kaloob mong ito'y sa aming kabubuhay, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Bakam tanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahe na dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati